Magandang araw, mga bata! Narito muli si Teacher Mel para sa isa na namang aralin tungkol sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Handa na ba kayong lahat? Simulan na natin! Mga bata, ito nga pala ang ating kaibigan na si Jepoy. Malusog at masayang bata si Jepoy dahil mahilig siyang kumain ng prutas at gulay. Umiinom din siya ng gatas at 8 basong tubig kada araw. Gayahin ninyo si Jepoy, mga bata, kumain din kayo ng mga masusustansyang pagkain at inumin para lalaki kayong masaya, masigla at matalino katulad ni Jepoy. Tignan natin ang larawan ni Jepoy, mga bata. Sa itaas na bahagi ay ang kanyang ulo. Sa ibabang bahagi naman ay ang kanyang katawan. Ito ang kanyang ulo. Tukuyin natin ang mga bahagi ng kanyang ulo. Buhok. Hawakan mo nga ang iyong buhok. Ito ang kanyang buhok. Sunod ay tainga o tenga. Ito ang ginagamit natin upang makarinig. Ito ang kanyang tenga. Bisngi. Ito ang kanyang bisngi. Ngipin. Ito ang dumudurog sa mga pagkain upang makadaan ng maayos sa ating lalamunan patungo sa ating tiyan. Ngipin. Sunod naman ay ang dila. Ito ang kanyang dila. Baba. Nasa gawing ibaba ng bibig ang kanyang baba. Noo. Ito ay nasa itaas na bahagi ng mga kilay at mata. Noo. Kilay. Ito ay ang maliliit na buhok sa itaas ng mga mata. Mata. Ginagamit natin ito upang makakita. Huwag itong abusuhin, mga bata. Huwag magbababad ng matagal sa mga gadgets katulad ng cellphone, tablet o computer. Sunod naman ay ang kanyang ilong. Ito ang ginagamit natin na pang amoy. Sunod naman ay ang kanyang bibig. Ginagamit natin ito upang tayo ay makapagsalita, makakain at makainom. Dumako naman tayo sa kanyang katawan. Simulan na natin. Tiyan o tiyan. Ito ang kanyang tiyan. Alam mo ba kung nasaan ang iyong tiyan din? Hawakan mo nga ito. Okay. Sunod naman ay dibdib. Ito ang dibdib. Daliri. Mayroon tayong 10 daliri. Ito ang mga daliri. Sunod ay hita. Ito ang kanyang hita. Binti. Ito ang kanyang binti. Sakong. Ito ang sakong. Paa. Paa. Ito ang ginagamit natin para tayo ay makapag
lakad. Leeg. Ito ang leeg. Balikat. Ito naman ang balikat. Siko. Alam mo ba kung nasaan ang iyong siko? Ito ang siko. Braso. Braso. Baywang. Hawakan mo nga ang iyong baywang. Ito ang baywang. Sunod naman ay kamay. Nasaan ang iyong mga kamay? Ayan, kamay. Tuhod. Ito naman ang tuhod. Ang mga iba't ibang bahagi ng ating katawan ay may kanya-kanyang gamit. Gamitin natin ito sa wasto at huwag abusuhin. Pangalagaan natin ang ating sarili. Ang ating katawan ay espesyal, kaya't ingatan natin ito sa pamamagitan ng pagligo araw-araw at magdamit ng maayos. Ngayon naman ay maglalaro tayo ng pabilisan na makahanap o makatukoy sa nawawalang bahagi ng katawan ni Jepoy. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ayan, ngayon tignan natin mga bata. Anong bahagi ng katawan ni Jepoy ang nawawala? Binti, mata, paa. Ang nawawalang bahagi ay mata. Ano ang nawawalang bahagi sa katawan ni Jepoy? Paa, ilong, kamay. Ang sagot ay kamay. Anong bahagi ng kanyang katawan ang nawawala? Binti, kamay, o paa? Binti. Ngayon naman, anong bahagi ng kanyang katawan ang nawawala? Mata, kamay, o ilong? Ang tamang sagot ay ilong. Ayan, tukuyin muli natin kung ano ang nawawalang bahagi ng kanyang katawan. Ilong, tenga, o kamay? Ang tamang sagot ay tenga. Muli, anong bahagi ng katawan ni Jepoy ang nawawala? Paa, binti, tenga. Ang nawawalang bahagi ay paa. Tama mga bata. Ngayon naman ay ulitin nating basahin ang mga bahagi ng katawan ni Jepoy mula sa kanyang ulo. Buhok. Tainga o tenga. Pisngi. Ngipin. Dila. Baba.
Noo. Kilay. Mata. Ilong. Bibig. Ito naman ang kanyang katawan. Tiyan. Dibdib. Daliri. Hita. Binti. Sakong. Paa. Leeg. Balikat. Siko. Braso. Baywang. Kamay. At tuhod. Ayan mga bata, natukoy na natin ang mga bahagi ng katawan ni Jepoy. Ganon din ang ating katawan. Pare-pareho tayo ng mga bahagi ng katawan. Paalala lamang, lagi nating panatilihing malinis ang ating katawan upang lalo tayong maging malusog, masaya at masigla. Ito si Teacher Mel. Bye!